105.3 Radyo Pantera. Inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:13 ng umaga. Radyo Pantera. Kuskus Pantera. Kuskus Pantera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambayan sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Pantera. Kuskus Pantera. Santigan ng mamamayan, kakampi ng mga inaapi. Kuskus Pantera. Kuskus Pantera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod na mapasagaro, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Pantera! Kuskus Pantera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na ho tayo ng Monday, araw na ho ng Lunes, 21 na po sa buwan ng Agosto 2023. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao, di pa pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sa bayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable. At live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. At syempre sa bayan din po tayong napapakinggan sa 105.3 DXJNFM sa dial ng inyong mga FM radio. Ito po ang inyong palatuntun ng 3-in-1 mga paradyo man, telebisyon at Facebook live streaming. Ang inyong programa tuwing alas 8 ng umaga, ang Kuskus Bandera. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo basa ho yung ating kapaligiran dahil po sa naranasan nating pag-ulan. Dahil po ito sa southwest monsoon, itong habagat pa rin po ang umiiral na weather system dito ho sa ating bansa. At hindi naman po nakakaapekto itong trough ng low pressure area. Kaya nga po, no, nakakaranas tayo for the past 2 to 3 days na mga pag-ulan dahil po yan sa epekto ng southwest monsoon o itong habagat. Wala po tayong bagyo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At syempre ngayong araw ho ng Monday, August 21, ay bahagi pa rin po ito ng long weekend mga kabandera. Kaya nga po walang pasok sa trabaho at wala rin pong pasok sa eskwela ang ating mga estudyante bilang bahagi po ng long weekend. Today is a Nino Aquino Day, special non-working holiday. At next week, long weekend pa rin mga kabandera. Dahil sa araw ho ng Lunes, August 28, ay isa rin pong regular holiday, National Heroes Day. Pero yung August 28, simula na po yan ng filing ng Certificate of Candidacy para sa lahat po ng mga nagbabalak na kumandidato sa barangay at sanggunian kabataan elections. Simula na rin po yan ng pagpapatupad ng gun ban sa August 28 next week. At simula na rin po yan ng election period. So 1 week na lamang po ang hinihintay ay simula na ang filing ng Certificate of Candidacy. At tulad ng ating nakagawian, napakaraming mga nagbabagang balita, mga naglalagablab na mga usapin na ating sinusubaybayan dito ho sa loob at labas ng Cotabato City. Meron pong nangyaring bakbakan, no? Sumiklab yung putukan sa pagitan ng dalawang grupo sa Sitio Dalim, Barangay Sapakan, sa Mama Sapano sa Maguindanao del Sur pasado alas 7 ng gabi, kagabi, no? Araw ng Linggo, August 20.
Ito ang kinumpirma ni 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangkog sa panayam ng Bandera News TV Cotabato. Sinabi ni General Pangkog na ang putukan ay sa pagitan ng grupo ni Rasul Giaman ng 118 Base Command laban sa grupo ni Aladdin Kamal ng 106 Base Command ng MILF. Bago nangyari ang putukan ng dalawang grupo, ay merong isang nagangalang Abdul Raup Silongan ang binaril at napatay sa barangay Manungkaling sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur, alas 12 ng tanghali kahapon araw ng Linggo. Ayon kay General Pangkog, posible umano na may kaugnayan sa pagkamatay ni Abdul Raup Silongan ang naganap na putukan ng dalawang grupo. Gumagawa na ng koordinasyon ang militar sa MILF CCCH upang mag-imbestiga at maayos ang anumang hindi pagkakaunawaan. Nakaantabay na rin ang militar sa sitwasyon sa lugar ng ilang mga pamilyang nagsilikas dahil sa takot na maipit sa putukan. So narito ang panayam ng Radyo Bandera kay 601st Infantry Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangkog na may kaugnayan po dito sa naganap na putukan dyan po sa may barangay Sapakan sa Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Kahapon kasi noon, tanghali, Jazz, mayroong isang pinatay na pinaril, no? Pero ang pangyayari is nandito sa barangay Manungkaling. Manungkaling is almost palapas lang yan kung kunin natin yung box. Around 12 noon, then nung maabad ng alas 3, may namonitor tayo na elemento ng 118 Base Command na nagkaroon ng pagtitipon, nag-organize. Apparently, yung namatay ay naunang binaril nung maabad ng tanghali ay member ng 118 Base Command. At gusto nilang gumanti doon sa siguro sa pinaniniwalaan nilang perpetrator nung pagkapatay ng kanilang member. Mm-mm. Then ano ho naging resulta nung kanilang bakbakan, General? So nung mga bandang alas 7, medyo madilim na rin ito, nagpang-abot sa bandang Sapakan ng Mama Sapano. Ngayon ito ay binubuo ng galing sa 118. At sa kabilang panig naman ay galing sa 106 Base Command. Kaya yun, nagpang-abot. Inabot sila siguro mga bandang alas 9. As of yung report natin ay alas 9, patuloy pa rin yung bakbakan nila kagabi. Mm-hmm. Then may reported ho ba ng mga casualties sa kanilang bakbakan, General? Ati pang inaalam, Justo, pero nag-deploy tayo, no? Nag-deploy tayo ng marami-raming tropa. May lumapit doon sa area mismo. Merong nakabantay dito sa may bandang Tuka. Tuka is yung parang pinakakanto ito ng isang, that's one of the corner of the box. Because we expect na baka may iba pang mga sumali. So, biniverify natin. Pero unang report natin is walang casualty sa both sides. Pero ang nangyari kasi siyempre yung apektado dito is yung ating mga civilian communities. Yun din isa sa rin sa mga pinabantayan natin. Opo. So nasaan po yung mga civilian na nagbakwit, General? Inaalam pa natin na just no kung saan-saan, pero meron ang na-monitor dito sa may bandang Tuka, meron din sa may Sapakan. Inaalam pa natin yung kung saan sila nag-iipon para ma-coordinate na natin ito sa local government units para sa mga agarang tulong. Pansamantala lang muna, habang inaayos pa natin kung maayos pa, magawa ng paraan itong kasalukuyang putukan. Mm-mm. So paano ho natin ma-disengage ito, General, yung both sides at walang mangyayaring spillover, General? Yes. Usually, ang first step gagawin natin is kinakausap naman natin kasi ang ating mga battalion commanders, ang army battalion commander natin ay nakakausap naman yung both sides, no, yung mga commanders. Pinapakiusapan, una-una yan. Pangalawa is we also ask the help of yung mga pwede mag-intervene mula sa MILF mismo. May mga kinakausap na tayo dito, yung panel nila, CCCH panel nila, na kung pwede is mag-intervene. Yan yung pangalawa. Pangatlo is deterrent. We are deploying troops. We inform them na pag hindi pa matuloy, is papasokan na namin ng sundalo. So, hopefully, hindi na matarating sa ito yung pangatlo para hindi na lalaki pa yung mga pangyayari. Opo. So, yung pinangyarihan ng bakbakan, malayo ho ba sa National Highway, General? Yes. Medyo may interior ito yung Sapakan. Yung sitio, no? Sitio ng Sapakan. Medyo malayo-layo naman siya.
Mm-mm. Okay. So, mensahe mo po, General, sa ating mga residente rin. Kami patuloy na nawagan. Pakalmahin muna natin ang mga ang sitwasyon. Huwag pairalin yung init sa ating mga sibilyan naman na tutulungan naman kayo ng ating kasundaluhan at ang ating government unit para kung ano man yung mga kalagayan ninyo ngayon. We are working on it na sana hindi nalalaki pa lalo yung mga pangyayaring ito. Thank you, Jess. Apo. Thank you, General, at more power sa 601st Brigade. Thank you. So yan po ang Brigade Commander ng 601st Infantry Brigade Army Brigadier General Oriel Pangkog. No, sa kanyang confirmation dito ho sa naganap na putukan ng dalawang grupo dyan ho sa may barangay Mamasapano, barangay Sapakan sa Mamasapano sa Maguindanao del Sur. Kagabi po yan, alas 7 ng gabi kagabi, nagsimula hanggang alas 9. Dahil nga po ito, no, dahil alas 12 ng tanghali kahapon, may napaulat pala na binaril na isang nagangalang Abdul Raub Silungan na binaril at napatay sa barangay Manungkaling sa Mamasapano. Ito raw yung posibleng dahilan kung bakit sumiklab yung bakbakan itong putukan ng dalawang grupo dyan sa naturang lugar at gumagawa na po ng koordinasyon ng militar sa MILF CCCH upang magawa ng agarang aksyon at hindi na magkaroon pa ng spillover at maresolba yung anumang hindi pagkakaunawaan. Lumako naman tayo sa bayan ng Dato o din Sinsuan sa Maguindanao del Norte. Ito po, kada linggo ha, tuwing araw ng linggo ay napapansin ho ng ating mga kababayan dyan sa stretch ng National Highway ng Barangay Bito ng Taviran. Merong kumpul-kumpul na mga motorista. Ito po ay dahil di umano sa merong mga nagda-drug racing dyan sa naturang lugar. Kaya nga kahapon, presinto ang bagsak ng apat na motorista na nahuling sangkot sa drug racing dyan ho sa National Highway ng Barangay Bito sa Dato Udin Sinsuwat sa Maguindanao del Norte pasado alas 4 kahapon araw ng Linggo, August 20. Sa impormasyon ng Bandera News TV Cotabato, ay napadaan sa checkpoint ng sundalo ang mga motorista na sinasabing sangkot sa drug racing kaya't pinigil ng mga otoridad. Agad na itinan over ng sundalo sa PNP ang mga nahuling motorista at naka-impound na ngayon ang kanilang mga motorsiklo sa PNP station. Pero sa panayam ng Bandera News TV Cotabato sa isang motorista na hinuli na si alias Daud, sinabi nito na hindi raw sila kasama sa drug racing, bagkus ay napadaan lamang sila sa lugar. Laking gulat lamang daw nito na agad silang pinigil ng mga sundalo sa checkpoint. Isinasailalim na ngayon sa investigasyon sa PNP station ang apat na motoristang hinuli na sinasabing sangkot sa drug racing. Samantala sa presinto ay nagpaliwanag itong si alias Daud at sinasabi nga nito na galing daw sila ng barangay Talikan at pauwi na ng bahay nang pinigil sila ng mga sundalo. So ganun pa man, ayon sa PNP, ay isa sa ilalim sila sa investigation. At narito yung isa sa apat na motoristang hinuli ng mga polis na di umano'y sangkot sa drug racing na si alias Daud sa kanyang paliwanag sa PNP station. Nahuli siya. Nagkakuan. Kumbaga kuan, nasangkot lang kami. Akala nila kami yung nag-drug race ba? Tapos yun, hinuli kami. Hindi namin yung kakilala siya. Kuan siya, nagdaan lang kami, doon kami galing si Dalikan. Tapos yun, nag-strapping sila, tapos nag-stop kami, tapos hinuli kami. Hindi ko rin kasi alam kasi galing kaming Dalikan siya. Aerox B1. Aerox? Lowered? Open pipe? Hindi, open pipe yun siya. So yan po si alias Daud na isa ho sa apat na motoristang hinuli ng mga polis at dinala yung kanyang motorsiklo sa PNP station. Makaraan nga pong mapigil sa checkpoint ng mga sundalo dyan sa barangay Bito na sinasabing sangkot sa drug racing. At sa impormasyong nakalap natin mula kay Dato Udin Sinsuat Chief of Police, Police Major Reggie Abillera, ay umaabot di umano ng 5,000 hanggang 20,000 pesos. No, dyan naglalaro o pumapalo yung pustahan nitong mga drug racers. Kaya nga po, ang PNP ay nakipag-ugnayan na sa militar at maging sa mga BIPAT o sa mga barangay tanod na tuwing araw ho ng Sabado at Linggo, dyan ginagawa yung drug racing. Kaya't magsagawa sila ng operasyon dyan sa lugar dahil nakakaperwiso ito at
sa nakalipas na 7 buwan, tatlong insidente na ng disgrasya ang nangyari dyan sa may stretch ng Barangay Bito hanggang Tabiran, at tatlo na rin yung naiulat na namatay dahil nga po dito sa pagda-drug racing. So narito si Police Major Reggie Abelliera, ang hepe ng Dato Odin Sinsuwat Municipal Police Station, sa kanilang operasyon dito ho sa mga nagda-drug racing dyan sa National Highway. Ano talaga, meron tayong binabatupad na matas talaga, nabawal talaga kamapler, meron tayong municipal ordinance yan, nabawal. Kaya itong mga kabataan talaga, alam naman sa every Sunday, tigbong-tigbong sa Nadjar, which is binadaanan ko, pag wala may nag-umpuka dyan, pag alis namin mamaya, magplano na yan sila. Kaya kapo may tumawag, sige, puntahan nyo kasi gusto sana may i-entrap, kumaga, hanggang manggaling dito sa ito sa ano, sa Dalikan din galing sa Mintix, kaya lang sabi ko baka pagkabuli magkamama din si Garcia rin. Oh, pero anyway, meron na yun nga, sabi ko sa mga bata, sabi ko si Sun patipili siya, magpunta na namin sila mag, kung sila maglukat ba sila magrinin sa mga anak na patay mga motor, kasi marami na tayong incident na nangyari na may mga matay pa nga, mga nasira. Pero ang problema dyan, pag nag-drug race sila, hindi na ginaisip yung anong gaya mo yan, meron ka sa lubong, nasa likod mo, sa lubong. Minsan ako ay, ako po mag-iwas, sabi ko. Kaya magtawa ko, sabi ko, may nag-drug race dito. Yung ako likit na anong gawin natin, eh, meron talaga yung mga kabataan na natin kasi ang ulo ba? At anong implement natin ng mga batas dito, ng mga bata dito sa atin. So following nung kahapon, anong gawin doon sa mga motor nila? At ano bang magandang gawin dyan? Yung stretch ng Bito, Tabiran, na ginagawa nilang racetrack, anong magandang gawin dyan? Yung actually, kinakausap namin mga barangay chairman dyan, na pag hindi sila napigilan, kaya minsan nagtawag sila sa atin, mga barangay chairman sa Kabipats. Sa pati sila, siyempre, ginaiwasan din eh. Siyempre, mga Bipats natin dyan, wala man sila mga motor, hindi sila magkahabol. Kaya tawag lang sa atin. Sa atin, nagtulungan lang, inform lang ating kapulisan na mayroong nag-aumpukan para hindi na sila makastart. Umpukan pa lang, kaplano pa lang sila, buwagin na natin. Tama. Kasi ko basta may nakita kayo sa highway, nag-aumpukan ng mga binata. Kasi yung iba dyan, dayo. Uh-uh. O para lang hamunan ba, yung mga kwanin dito, mahilig sa drug race, ginahamon sa kanilang mga bayan. Kasi nga, dahil sa pustahan. Magkano bang pusta dyan, sir? Sa pagtatanong-tanong mo, yung mga narinig mo, magkano ang inaabot? Ako naman, kasi galing siya malaya, alam mo, pustahan siya na maliit. So, binakababal na 5,000. So, kung tatlo, bakit naman sila, so win na take all, ang manalo, makuha ng 20,000. Malaki. Malaki. Pero ilang, tayo, opo, ilang disgrasya na ba ang nangyari dyan, sir? Basta, ako kung sibinuan sa lang ako dito, base sa recorded ko, so, yung disgrasya lang, may namatay, tatlo na. Mm-mm. Hindi pa kasama yung iba. Meron din kasing, mayroong nangyari dyan na disgrasya, namatay, hindi na record kasi ayaw yan ng parents. Nalaman naman, literally, nailibing na yung asip eh. Sabi ko eh, wala talaga ito. So, ang parents na lang, sabi niya, sir, wala naman, hindi na lang yan. Kasi wala na din yung friend, nailibing na. Sabi ko, yan lang ba? Okay, so, sir, so, mensahe mo ulit para at least, no? May iwasan itong drug racing, mensahe sa atin mga motorista. Go ahead, sir. Yun nga, panawagan natin sa ating mga kabayan, wala dito sa Ariyan Dato Odin Sinsuwat. Maliban sa meron tayong pinapatuban ng batas, sana i-cushion din nila yung mga anak nila, lalo na yung mga kabataan na yung nahilig sa motor. Na pagsabihan yung mga anak nila, na, alam naman nila, yung mga anak nila, minsan kasi nagsibat yan eh. Na, kasi may mga parents nagpunta dito na yung anak, binibihan nila ng sasakyan, tapos pinamodified. Alam naman nila, nahilig sa person, at saka alam nila kung sino kaibigan ng mga anak nila, kung mahilig sa motor yung anak nila. Gano'n niya kung sino kaibigan, kasi talagang kung mahilig sa drug race yung kaibigan nila, gano'n din yung anak nila. So ang panawagan lang natin, advice na lang yung anak nila, na huwag nang sumali sa mga ganitong naka-udiga, itupuan nila. Kasi tayo ng kapagang gusto naman din natin, siyempre gusto natin kapayapaan, walang usaktan, gusto natin na walang disgrasya. Kasi hassle din sa atin, so ang panawagan natin, siya na advice nila yung mga anak nila, yung mga motor, sumali sa mga ganitong mga paniksaan, kumbaga, mga, pakuan ba, respeto lang at saka,
I-question nila yung mga anak nila. Okay. Sir, thank you very much sa iyong piece of advice, no, sa ating mga motorista at maiwasan itong drug racing. Thank you po. Salamat, sir, Jan. At more power, more power sa DOSPNP. Thank you. So yan po ang hepe ng Dato Odinsin Suwat Municipal Police Station Police Major Reggie Abellera sa kanyang explanation, sa kanyang confirmation dito ho sa pagkakahuli ng apat na motorista na nagdasangkot po sa drug racing dyan po sa bayan ng sa may stretch ng Barangay Bito, no? Ito yung mga motoristang hinuli kahapon na umaabot daw yung pustahan dito sa mga nagda-drug racing ng 5,000 to 20,000 pesos. At tatlo na pala yung namatay dahil po sa drug racing simula sa nakalipas na 7 buwan dahil lamang sa drug racing. At winner take all, 20,000, 5,000 each, no? Yung pusta. So apat sila at winner take all, 20,000. Yun daw yun eh. Ang nakalap na information ni Police Major Reggie Abellera dito ho sa drug racers na nahuli dyan sa naturang lugar. Ganap na pong alas 8.33 ng umaga. Dumako naman tayo sa iba pang balita sa Cotabato City dahil arestado ang dalawang lalaki sa by-bust operation ng Pidea Barm sa Purok Kambal Espino, Barangay Bagwat daw sa Cotabato City. Sa report mula kay Pidea Barm Operations Officer Asnawi Salik, kinilala ang mga inaresto na mga drug suspect na sina Samsamin Tambungalan at Yasser Ismael, habang nakatakas naman ang isang kasamahan nito. Nasamsam sa operasyon ang mga sumusunod: 5 gramo ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos at 1 gram ng suspected shabu na nagkakahalaga ng 6,800 pesos, isang black canister assorted na blade, isang improvised tutor, isang pouch at assorted plastic sachet. Sasampahan ang mga inarestong drug suspect ng paglabag sa Republic Act 9165, itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Cotabato City naman po, makakabandera, para doon sa mga kababayan natin na nagtaka, maging kami nagtataka rin po dahil pumapalo na ngayon ang presyo ng bigas sa mega market ng Cotabato City sa 50 hanggang 54 pesos kada kilo simula po yan buwan ng Agosto. Ang 7 tanner na dating nasa 42 pesos kada kilo, ngayon ay pumapalo na po sa 50 pesos bawat kilo. Ang Golden Harvest na dating nasa 42 pesos kada kilo ay ngayon umakyat na ang bentahan sa 53 pesos kada kilo. Ang Princess Bea na dating nasa 44 pesos kada kilo, ngayon ay pumapalo na sa 54 pesos bawat kilo ang bentahan. Habang ang Jasmine Rice ay mula sa 44 pesos ay pumapalo na ang bentahan sa palengke sa 54 pesos kada kilo. Sinabi ng negosyanteng si Sumaya sa panayam ng Radyo Bandera na kulang umano ang supply ng local rice at tumaas din ang presyo ng kanilang pinagkukunan o supplier ng bigas. Samantala, ang iba nating kababayan ay nagsimula na rin ho mag-diet o humanap ng alternatibong paraan tulad ng pagluluto o pagkain ng kamote at mais bilang pansamantalang pamalit sa bigas. Pero ayon ho kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pahayag sa pagtaas sa presyo ng bigas sa bansa, ayon sa Pangulo ay binabantay ng mabuti ng pamahalaan ng supply at ang tumataas na presyo ng bigas. Ayon sa Pangulo ay meron itong natanggap na balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, Isabela at North Cotabato, kaya't dagdag supply na naman ito ng bigas sa bansa. At binabantayan din ngayon ng pamahalaan ang farm gate price dahil yun di umano ang nagpapataas sa presyo ngayon ng bigas at pag-import ng ibang inputs at ang bigas mismo. So narito ang negosyanteng si Sumaya at si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pahayag may patungkol po dito sa pagtaas sa presyo ng bigas. Binabantayan namin ng mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. At meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkadadagdag sa supply natin. Ang binabantayan siyempre natin yung farm gate price dahil yun ang nagpataas sa presyo ngayon at pati yung pag-import ng mga ibang inputs at saka ng bigas mismo. So I think na pagka na yung supply natin dumami at humaba ang ating reserve, mag-stabilize na ang ating mga presyo. Babantayan namin ng mabuti para tiyakin na ganun ang mangyari.
sila kasi yung mga para sa ano ulam na pupunta na lang sa bigas. Uh-oh. Ano, yung sa per kilo dati 42, ngayon 50 na. Ang Golden Harvest naman, pareho lang sa Octopide 42, ngayon 53 na per kilo. Dati 44 lang, nasa 54 na ngayon. Medyo tumaas na rin kasi hindi naman lahat may supply na bigas. Kaya yung iba, yung sa mga supplier nila, naubusan din. Kaya dito na lang din sila nagkakuha. Kasi daw, ano, yung ibang bigas, yung dun sa, ano, sa Magano, yung sabi nila, harvest man daw. Kaso, yung iba, wala naman dito harvest. Kaya dun na lang palagi sa, ano, Magano, yung nakukuha. Ang narinig ko last, makabot pala yung Prince Ben ng 1.4. Ngayon, 1.320 pa man. Sabi nila dito, ano, siyempre, yung ano rin sila, napapamahal din ang ano, bigas, yung bigas nga, tapos yung, hindi na sila makabili ng ulam, kay para sa bigas na lahat. So yan po yung pahayag ng negosyanteng si Sumaya na maging siya po ay walang magawa rito, no, sa pagtaas ng presyo ng bigas dahil yung supplier niya tumaas din at kumunti ra yung supply. Kaya ngayon umaabot na ang 7-tonner, yung pinakamurang bigas. Ito yung sa palengkeng nakita natin, 50 pesos na per kilo, at yung pinakamahal na bigas nasa 54 to 58 pesos per kilo. So yan na po ang presyo ng bigas ngayon dito ho sa Mega Market ng Cotabato City. Samantala, inanunsyo po ng Department of Transportation and Communications o ng DOTR na balik operasyon na ang Cotabato Awang Airport simula noong araw ng Sabado, August 19, matapos nga po ang dalawang buwan na pagkakasuspende ng operasyon dahil sa pagsasaayos ng runway. Ang Civil Aviation Authority ay nag-issue po ng notice to airmen noong June 21 na ipinagbabawal muna ang paggamit ng runway dahil nga po dito sa pagsasaayos ng naturang paliparan. So expected natin, pero ayon sa mga ano ah, ayon sa mga airline company, hinihintay nila, Ricky, na kinakailangan meron pa daw mga requirements, no? Pero yung iba, yung mga maliliit na eroplano, pwede na sigurong gamitin itong Cotabato Awang Airport. So maghihintay po tayo ng mga announcement mula po mismo sa mga airline company kung kailan na sila talaga mag-i-issue ng mga ticket at para dito magamit ang Cotabato Awang Airport. Samantala, dito naman po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pirma na lamang po ni Barm Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang hinihintay bagong maging ganap na batas ang pagtatag ng 8 panibagong munisipyo sa Barm na mula sa 63 barangay sa Special Geographic Area sa North Cotabato. Dahil pumasa na po sa third and final reading ang BTA Bill Number 129 hanggang 136 o yung pagtatag ng mga munisipyo ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kaabakan, Kapalawan, Malidagaw, Tugunan at Ligawasan. Sinabi ni BTA Member of the Parliament Muhammad Kelly Antao sa panayam ng Bandera News TV Cotabato na pinagpaplanuhan ng isagawa ang plebisito kasabay ng barangay at SK elections sa October 30. Tiwala si MP Kelly Antao na mananaig ang yes sa darating na plebisito dahil ito mano ang hangad ng mga residente ng 63 barangay sa SGA na sumama sa BARM na magkakaroon ng kanilang sariling munisipyo na paloob sa batas. Na si Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang magtatalaga o mag-a-appoint ng officer in charge mula mayor, vice mayor hanggang municipal councilors hanggang maganap ang halalan sa 2025. At ayon po kay MP Kelly Antao, ang seat of government ng municipality ng Pahamudin ay matatagpuan sa barangay Libungan Toreta. Sa bayan naman po ng Kadayangan, ang seat of government ay matatagpuan sa barangay Kapinpilan. Sa bayan ng Nabalawag, ang seat of government ay sa barangay Nabalawag. At sa bayan ng Malidagaw, ang seat of government ay sa bayan ng Fort Pikit, barangay Fort Pikit rather. Sa bayan ng Ligawasan, ang seat of government ay sa barangay Bago Ingid. At sa bayan ng Tugunan, ang seat of government ay sa barangay Malaulanan.
at sa barangay Kapalawan ang seat of government ay sa barangay Manarapan. At ang panghuli, ang municipality of Old Caabacan, ang seat of government ay matatagpuan sa barangay Nangaan. At narito si MP, Member of the Parliament, Muhammad Kelly Antao. Magmano po ang government of the day na ito po ay isali po sa during election ng barangay SK this coming October, kung kakayanin ay yun po ang plano na isasabay po. Base po doon sa bill mismo, doon po sa batas na sinagawa natin, ay ang ating pumalag chief minister ang mag-appoint ng mga OIC mayor, OIC vice mayor, at OIC ay itong walong mga municipal councilor, inshallah. Ayan po ang i-compute natin na ano rin po na finance natin sa Gusmoro, at yun po ay i-shoulder po ng autonomous region ito sa atin sa Baan, yung pansamantala na pang-operation ng ating pong walong munisipyo, inshallah. Mayroon po kami doon sa panukalang batas namin na may 2.5 million ang bawat buwan. So, doon po sa aming pag-hiringi, pag-meeting-meeting, ay depende kung kailangan nila is mas malaki doon, handa naman po ang Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Alam po ninyo, kasama Jasper, iba kasi itong North Cotabato, dahil alam po ninyo, itong creation is talagang kailangan dahil barangay lang ang napasok sa Baon. Wala po tayong local government unit na napasok, kaya po kailangan na kailangan. At ang tao na mismo, ang matagalan lang itong hihingi. So, parang expected natin at inaasahan natin, very optimistic tayo, inshallah, na sila mismo. Dahil noong kami ay umiikot at nagkaroon tayo ng consultation, halos lahat ng mga tao ay lumabas at gustong-gusto na nila itong mangyari kasama ng Jasper. Alam mo ninyo, sa lahat ng pag-umpisa, kahit anong bagay, ay marami rin tayong ma-encounter na mga challenges. Subalit, ito naman po ay alam natin na ito ay kagustuhan ng ating mga kasamaan, mga Bangsamoro, at may tiwala naman tayo sa leadership ng ating mahal na Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. At dahil po ito po ay isa sa resulta ng struggle ng Bangsamoro, inaasahan natin na ito po ay magkaroon ng magandang transition, magkaroon po na kung mabuo na ito ay dahil po sa nakasalalay po sa ating mahal na Chief Minister ang pag-appoint ng mga mamuno nito, ay umaasa po tayo na ito po ay malisin ang problema o di kaya mga challenges natin, inshallah. Yan po ang nakasahan sa batas na hanggat hindi po magkaroon ng election, yung ating mga munisipyo ay manatili po itong ating mga OICs. Opo, natukot po kasama Jasper at Kelly Antao, sa kanyang confirmation, na pirma na lamang po ni Barm Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang inihintay bago maging ganap na batas. Itong creation ng walong munisipyo dyan po sa 63 barangays ng Special Geographic Areas. At yung plebisito ay pinagpaplanuhan ng isasabay sa October 30, Barangay Ed Sangguniang Kabataan Elections, ayon po kay MP Kelly Antao. Samantala, nagsanib pwersa naman ang Philippine Army, ang provincial government ng Maguindanao del Norte at iba pang sektor sa pagbibigay ng tulong at serbisyo publiko para sa mga mahihirap na komunidad sa lalawigan. Mismong tinungo ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido at Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato ang Barangay Mother Tuayan, Dato Hofer, Maguindanao del Sur, upang maghatid ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na higit na kinakailangan ng mga residente. Kabilang na dito ang pamamahagi ng bigas, paglulunsad ng medical at dental outreach program, libreng gupit, feeding program, tuli, pamamahagi ng school supplies, school bag sa mga Arabic students, at renovation o pagsasaayos ng mga madrasa. Sa magkahiwalay na pahayag ay sinabi ni Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido at Governor Bay Mariam Sangki Mangudadato na patunay ito na bumababa sa komunidad ang mga opisyal ng pamahalaan upang ipaabot ang tulong sa mga taong higit na nangangailangan. Ang serbisyo caravan sa Barangay Mother Tuayan ay bilang suporta sa peace process na makamit ang pangmatagalang kapayapaan at mapaunlad ang mga lugar na noon naging apektado ng kaguluhan.
sinabi ni Governor Bay Mariam at General Roy Galito na natatamasa na ngayon ang kapayapaan sa probinsya at nababago ng imahe patungo sa mapayapang lugar sa tulong ng iba't ibang sektor. Tema ng serbisyo karaban ng militar at provincial government, reaching out to be more reliable, responsive at relevant partner for a better nation. So narito si Commanding General ng Philippine Army, Lieutenant General Roy Galito at Maguindanao del Sur Governor by Mariam Sangki Mangudadato. Pag-alis ng madrasa ay hindi po ito ang una kong ginawa. Noong ako'y batalyon commander po sa North Cotabato, lahat ng nasirang eskwelahan at madrasa ay inayos ko po. Kasi po, ang aking pag-iisip, napaka-importante ang kabataan kung paano natin sila alagaan. Kung ang eskwelahan o kung ang lugar na kung saan sila ang nag-aaral ay hindi maganda, hindi maayos ang kanilang pag-iisip. So yun po, maraming salamat po, Go, Mayora, Kapitan, sa pagbibigay unlak sa amin na tulungan po ang lugar nito para maayos yung mga eskwelahan. Pangalawa po, nire-request ko lang po yung mga ustads na turuan po natin mabuti ang mga kabataan natin. Kadalasan, ang gobyerno natin hindi perpekto, hindi maibigay lahat, at ito ang nag-uugat ng sama ng loob. Sana po baguhin natin ang gantong pag-iisip, ginagawa lahat po ng ating gobyerno na maibigay ang tulong para sa lahat. Kaya lang po, napakarami po, napakasipag po natin mga anak. Yun po ang number one problema. Napaka-prolific, napakasipag po. Kaya wala po tayong magawa, katulad po ng pamilya, pag dumadami anak, medyo nahihirapan po tayo bigyan lahat ng pangangailangan. Mga usans po, napaka-importante na ihubog natin yung tamang isipan po ng ating kabataan. Kasi noong una kong punta dito, wala akong nakita mga kabataan po talaga. Panay mga nagbabantay ng mga kapo ng mga MILF, tapos mga sundalo, walang kabataan. Sabi, wala pala talagang bata dito. Yun pala, nag-backwit. Pero ngayon, pangalawang punta, natutuwa po ako at ang mga kabataan lumalabas na. Itong pag-aayos po ng army dito, ng AFP, ay para po sa inyo. Para makita nyo ang kasundaluhan po, ang kasundaluhan ay kasama po sa pagbabago. Pagbabago ninyo ng lugar, pagbabago ninyo ng isip, at pagbabago ng future niyo po. Katulad po ng sabi ni Governor, doon po na gusto maging sundalo, pero ngayon, kung gusto niyo lang maging sundalo na ordinaryo, gusto niyo maging army, kausapin niyo lang si Brigade Commander. At pag-uusapan natin kung paano kayo maging parte ng army. Yung army tumutulong sa bayan, ha? Yung hindi yung army na lumalaban sa bayan. Tumutulong katulad po nito. Isa lang po ang naging konsepto ko. Ibalik lahat, lahat ng blessing na ibinigay sa atin at naging successful lahat ng kampanya ng Western Mindanao Command. Ibalik po sa community, ibalik po sa mga partners natin. Ito po ang halimbawa po ng programa. Kanina natutuhayan po natin yung mga estudyante mula sa iba't ibang madrasa at namigay po tayo para po i-uplift natin imahe ng ating mga madrasa. Katuwaan ko ang ating Vice Gobernador upang makatulong at malaman po ng ating kababayan na ang local government at the same time ang lalawigan ng Maguindanao ay handa pong tumulong sa ating mga madrasa. Binanggit ko rin kanina yung programa ng ating lalawigan, yung Aguila Haven, na banggit kanina. At the same time, yung pag-renovate ng probinsya sa mga madrasa natin. At liban doon, yung balik eskwela na ngayon, namimigay tayo ng mga school bags sa ating mga estudyante. Napakaganda po tulad ng ating tulad po ng sinabi ng ating CGDPA na first time niya makakita ng ganun, no, yung mga kabataan, dahil noong unang araw puro mga elders o puro matatanda nakikita niya lamang dito, dahil lahat po ng kabataan nag-evacuate. So
nakita po rin natin yung pagbabago po ng lalawigan ng Maguindanao del Sur. Dahil hindi lamang po sa bayan po ng Dato Hoover ang ating pinuntahan, maging sa iba't ibang bayan tulad po ng bayan ng Dato Saudi, Montawal, nanggaling na po tayo doon, at sa bayan po ng South Upi, nakita po natin yung talagang yung we are uplifting the image of the province of Maguindanao del Sur. With the help, of course, I cannot do it alone without the help of each and every one of the constituent of Maguindanao del Sur, especially the local government units, at the same time yung ating mga commanders, kasama po natin riyan yung ating mga kapitan na tumutulong sa mga LGU. So since meron na tayong peace agreement ngayon, so nagkataon na ganito rin yung programa ng ating mahal na governor, ang provincial government ng Maguindanao del Sur. Kaya nagsama-sama kami dito magbigay serbisyo. Pareho yung hangarin ng ating governor at saka si CGPA na pag-aayos at pagbibigay tulong doon sa mga madrasa at saka doon sa mga estudyante. So meron po tayong pinamigay na mga bags, school supplies, meron din mga ibang food packs and other medical services like yung tuli, bunot, pamimigay ng gamot. Napakaganda to na nakikita natin na sama-sama yung ating gobyerno, nandiyan yung provincial government, nandiyan yung ating kasundaluhan, kasama yung sa munisipyo at yung ibang kasama natin dito sa panig naman ng MILF, nandiyan din sila. So napakaganda na nakikita natin na lahat is tulong-tulong para magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. For the past few days, talagang nag-iikot kami ni Governor para magbigay ng serbisyo. Kasi ang sanggunian panlalawigan ngayon is hindi lang focus doon sa trabaho niya as a legislator. Kung hindi, bumababa talaga kami para makita yung ano yung problema. Kasi yun nga, anong gagawin mo na mga batas? Anong i-legislate mo? Kung hindi mo man din nakikita yung problema sa baba. Yun yung pinaka focus namin dito. Yun yung gusto naming mangyari na maging bago naman yung sanggunian panlalawigan. Kasi nakakahiya na talagang yung governor mo is nagtatrabaho, tapos ikaw dito nakasamahan niya is hindi nagbi. Yan naman kasi yung hiningi natin na para sa mga kababayan natin, kaya tayo nuluklok. So binabalik lang natin yung tulong nila para sa atin. So yan po sina Commanding General ng Philippine Army, Lieutenant General Roy Galido, Maguindanao del Sur Governor by Mariam Sangki Mangudadato at si Vice Governor Nathaniel Mintimbang dito ho sa serbisyo karaban itong pagsasanib puwersa ng militar at ng provincial government sa paghatid po ng mga iba't ibang serbisyo tulad ng medical at dental outreach program, feeding program, pamamahagi ng school supplies, school bags, pagsasaayos ng mga madrasa at iba pa dito ho na isinagawa sa Mother Tuayan sa bayan ng Dato Hoover. Samantala sa Maguindanao del Norte naman ay namahagi rin po ng school supplies si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuha, kung saan 3,000 mga mag-aaral mula sa traditional madrasa sa mga bayan ng Sultan Kudarat, Parang at Sultan Mastura ang nakabenepisyo o tumanggap ng school supplies at school bag mula sa provincial government. Ang pamamahagi ng school supplies ay pinangunahan ni Maguindanao del Norte Provincial Administrator Tomanda Antok bilang kinatawan ni Governor Abdul Rauf Makakuha. Maliban sa 3 bayan ay nauna nang nakatanggap ng school supplies ang iba pang mga lugar. Sisikapin naman ng provincial government na mabigyan din ng kahalintulad na school supplies ang iba pang mga mag-aral sa iba pang mga munisipyo sa lalawigan na hindi pa nakatanggap ng mga ganitong uri ng tulong mula sa pamahalaang panlalawigan. Samantala, binuksan naman sa publiko ang public market ng Pagalungan sa Maguindanao del Norte na pinondohan ng BARM government ng 25 million pesos. Ang turnover ceremony ay pinangunahan mismo ni MILG BARM Minister Attorney Najib Zinarimbo at Pagalungan Mayor Salik Mamasa Bulod, kasabay ng pagdiriwang ito ng 76th Foundation Anniversary ng Bayan ng Pagalungan. Tiwala si MILG BARM Minister Attorney Najib Zinarimbo na magiging tagumpay ang operasyon ng public market sa Bayan ng Pagalungan dahil isinailalim na rin sa training ang LGU personnel hinggil sa Enterprise Development and Management at Market Code,
para sa sustainability ng operasyon ng palengke sa ilalim ng BLESS, itong Bangsamoro Local Enterprise Support Services. Samantala, naging espesyal din ang selebrasyon ng 14th founding anniversary ng Sharif Saidona Mustafa sa Maguindanao del Sur dahil sa pagdalo ni Maguindanao del Sur Governor by Mariam Sangki Mangodadato, Vice Governor Nathaniel Mintimbang at ilang board members at LGU officials. Tampok na mga aktibidad sa founding anniversary ng Sharif Saidona ang Grand Canduli Basketball Tournament, Medical Mission Bloodletting, Brigada Eskwela, Poster Making Contests, Cooking Contests at Quran Reading Contests. Lubos ang pasasalamat ni Mayor Sajid Andre sinswat ang patuan sa ipinakitang suporta ng mga residente at mga officials sa selebrasyon. Tema ng 14th founding anniversary ng Sharif Saidona, ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Habang ibinahagi naman ni Sharif Saidona Mustafa Maguindanao del Sur Mayor Sajid Andre sinswat ang patuan, ang mga pagbabagong nangyayari ngayon sa bayan ng Sharif Saidona sa pagdiriwang ng kanilang 14th founding anniversary. Sa kabila ng pagiging non-era municipality ng ilang mga taon, nagsikap ang lokal na pamahalaan na maipatayo ang municipal hall, legislative building, gymnasium at iba pang istruktura sa munisipyo na tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nais linawin ng alkalde ang naging pananaw o perception ng iba nating kababayan na magulo ang bayan ng Sharif Saidona na napaloob sa SPMS box. Sa halip ay bisitahin ang kanilang munisipyo dahil ito umano ay tinago rin ang child-friendly municipality at malaki na umano ang ipinagbago nito sa nakalipas na 14 na taon. Sinabi ng alkalde na functioning o gumagana ang lokal na pamahalaan ng Sharif Saidona sa pagbibigay ng serbisyo sa komunidad. At narito si Mayor Sajid Andre ang patuan sa kanyang mensahe sa kanilang 14th founding anniversary. We stood up and proved people wrong. Yet over and over again, they try and put us down. We still proved them wrong. Kasi gusto nila patunayan na wala kaming ginagawa, masasama kaming tao dito. Well, again, I beg to differ. Come to our place here in Sharif Saidona Mustafa. This place is a child-friendly place. Agricultural land. We are rich in vegetables, farm, crops. We are nature-loving municipality here in Sharif Saidona Mustafa. And yung sinasabi nila na wala silang ganito, wala silang ganyan. Esensya na po. 3 years pa lang po kami may ira. Pero if you come here, baka naman mas maganda yung gymnasium namin or baka mas malaki yung legislative building namin. No? Rinipray ko lang talaga and ginamit ko lang talagang inspiration yung father ko na si Vice Mayor Dato Sajid Ampatuan. Along the way, we are straight ahead. We are hoping for better days to come. No? Sana hindi ito yung last lang na magagandang araw ng Sharif Saidona. Sana malawak pa na let's elongate the chances para sa mga tao for a new and better life. Ipakita natin sa kanila na there is more to guns. It's not just guns, barilan, and fake dawa. No? Ipakita natin sa kanila kung ano ba talaga yung totoong Islam, ano ba talaga yung feeling na maging youth, and let's enjoy life. Malaking tulong po yung ating mahal na governor ngayon dahil nga po sinusuportahan niya po yung programa ng SSM, no? Like kung ano pong mga kailangan namin na tulong or humingi po kami sa kanya ng tulong, binibigay niya po agad. Hindi na po yung pinapahaba pa, ang dami pang rason, pinapasa-pasa, binibigay niya po kaagad sa amin yung kailangan namin dito sa bayan ng Sharif Saidona. For that, we thank you, Bay Mayrem, Gov Bay Mayrem. So yan po si Mayor Sajid Andre ang patuan sa kanilang 14th founding anniversary, ang kanyang mensahe sa lahat po ng kanyang mga residente at ang mga pagbabagong naganap sa kanilang nakalipas na 14 years mula nang maitatag ang kanilang munisipyo. Samantala, sa Maguindanao del Norte naman ay founding anniversary rin ng Bayan ng Parang. Happy 76th founding anniversary at ang Bayan ng Sultan Kudarat. Kung saan sa bayan po ng Parang ay pinangunahan ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa ang pagdiriwang ng 75th founding anniversary. Pinuri ng gobernador ang mga nangyaring pagbabago ngayon sa munisipyo ng Parang na naging sentro ng kalakalan, pagpapanatili ng kapayapaan, pagkakaisa ng iba't ibang sektor at pag-unlad ng lugar. Lubos naman ang pasasalamat ni Parang Mayor Kahar Ibay kay Governor Makakuwa sa pagpapaunlak
ng imbitasyon ng LGU na maging pangunahing panauhing pandangal sa at ang BARM government dahil sa paglipat ng BARM regional seat na itatayo sa munisipyo ng Parang. Samantala, nakipagpulong naman si Maguindanao del Norte Acting Governor by Fatima Aini Sinsuat at datoo din Sinsuat Mayor Lester Sinsuat kay former President Rodrigo Roa Duterte sa Davao City kasama si Senator Christopher Bongo. Sa Facebook posts ng LGU, datoo din Sinsuat, binigyang puri ng dating Pangulong Duterte ang bangay pinatutupad na programa at pagsisikap ni Mayor Dato Lester para sa mga residente ng munisipyo. Nagbigay din ng payo si dating Pangulong Duterte kung paano mas mapabuti at mapaayos ang paglalaan ng serbisyo publiko. Nagbahagi din ng mga masisiglang kwento si Tatay Diggs sa mag-asawang Dato Lester at by Aini Sinsuat. Samantala, maliban dito ay maliwanag na po tuwing gabi, no? Ang Center Island mula sa Cotabato City, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, Boundary Arc, hanggang sa Canto Brose sa Barangay Tamuntaka. Sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, makaraang lagyan ng solar street lights ang naturang lugar na proyekto ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Lester Sinsuat. Makikita po na mula sa Boundary hanggang Canto Brose ay nilagyan na po ng solar lights at isusunod na rin po ang paglalagay ng traffic lights dyan sa may Canto Brose. Ito lamang ay isa sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Samantala, 700 mga mahihirap na pamilya naman sa tatlong barangay ng Dato Udin Sinsuat ang tumanggap ng food pack mula sa DSWD Region 12 sa inisiyatibo ni Mayor Lester Sinsuat. Ito na ang ikatlong araw na sunod-sunod na pamahagi ng food pack ng alkalde sa mga mahihirap nating kababayan. Noong araw ng Biyernes ay 300 pamilya rin ang nakatanggap ng food pack sa Dinaig proper, 200 pamilya naman sa Barangay Mumpong at Linek, habang nasa 26 na pamilya nakatanggap ng food pack mula sa ilang empleyado na nawalan ng trabaho. Lubos naman ang pasasalamat ng mga pamilyang nakatanggap ng tulong lalo na ngayong panahon ng krisis. Sinabi ng alkalde na huwag mag-alala yung mga hindi pa nakatanggap ng ayuda dahil sisikapin ni Mayor Lester na makalikom ng food pack mula sa DSWD upang mabigyan naman ang mga pamilya na hindi pa nakatanggap ng food pack. At narito ang pahayag ng alkalde. Po ang nakabenepisyo po ngayon ay Barangay Dinaig Proper, Barangay Mumpong at Barangay Linak po. So ngayon araw, meron tayong mga 300 or mga 800 to 900 beneficiary ngayon. So matatapos na dito o ngayong araw yung 2,500 beneficiary po sa bayan ng Dato Udin Sinsuat. Dinaig Proper, Mumpong and Barangay Linak. So pagkatapos natin ngayon, so magpapahinga muna daw yung mga buwan natin, MDRRMO natin, yung DSWD natin. At unang-una pala, gusto ko rin pasalamatan ang DSWD 12 natin na napakabait po, si RD Gabaya. Dahil sa kanyang tulong na nag-request tayo, automatic po binigay yung food pack nandito ngayon. At siguro, pagka na-download na po yung mga AIGS, tupad, yan naman yung planuhan namin kung ano naman yung mga barangay na hindi pa po na natin na puntahan. Ang gusto ko naman, hindi lang isa, dalo. Kung kaya natin 10 beses iikot tayo sa mga barangay, why not? Yun yung akin. Kaya ako na mismo na gusto ko na nakikita yung mga tao. Kasi once na makita ko na napakasaya nila, na-inspired ko ako. Kaya sabi ko, kapag wala na akong trabaho dito, pupunta naman ako sa Manila dahil ipapalaw ko naman yung lahat ng pinuntahan ko. Panawagan ko sa aking mga kababayan, sa aking mga kabag-anak na taga-barangay, kahit na mag-text man kayo sa akin, hindi kayo mag-text sa akin, meron naman tayong mga MDRRMO na nag-check kung sino yung mga barangay na hindi po natin napuntahan. So, huwag kayong mag-alala. Dahil kung ano yung mga barangay hindi natin napupuntahan, pilitin ko talaga. Pilitin ko talaga na mapuntahan kayo, mabigyan ng tulong, at gusto ko rin na makipagbanding sa aking mga kamag-anak at sa mga kababayan kong taga-Dulis. So yan po ang pamahagi ng food pack ng alkalde sa barangays ng Dinaig Proper ng Linek, no? Noong nakaraang araw na ho ng Friday, maliban dyan ay nauna rin ho nabigyan ng iba pang mga barangay sa coastal areas
bilang bahagi po ito ng pagtulong ng alkalde sa mga mahirap nating kababayan sa panahon ng krisis. So, ganap na pong alas 9:07 ng umaga. Lampas na ho tayo sa ating oras. So, subscribe lamang ho sa Maguindanao Sky Cable sa kanilang internet connection at cable TV. At syempre, paki-like at paki-share ang Facebook page ng Bandera News TV Cotabato na umaabot na po sa 318,000 running to 319,000 na ho ang ating followers sa Facebook page. Good morning kay Bailala Dato, kay Alnor Madayan. Good morning kay Dato Ganim Dipatu Antula, kay Akain Kinalang. Good morning. At kay Ricardo Zeblag III ng 2nd MEC Makasag Batalyon. Magandang umaga po sa inyo. Sa kala po ng ating mga reporters, cameraman at technical side, Wiki Madamba, ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nagiiwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo.